Hey guys, and welcome back again to my YouTube channel. So today's video is going to be about my kili-kili. Yes, I know. And okay, wait lang, kinakabahan ako kasi yung kili-kili ko. Anyway, eto, disclaimer lang sa mga manonood nito. Alam ko madaming mga chururut dyan na magsasabi na hindi naman maputi, hindi naman makinis, hindi naman helpful or whatsoever. Wala lang guys, ginawa ko na itong video to kasi ito yung most requested, most anticipated video sa YouTube. Okay, so ito yung gusto lahat ng tao gusto malaman. So, nag-message sa akin yung mga friends ko, gusto rin nila malaman kung anong ginagawa ko sa kili-kili ko and kung bakit siya ganun, ka-itim, kung bakit siya ganun. So, gusto kong i-share sana sa inyong lahat kung ano yung mga ritual na ginagawa at dinadasal ko sa kili-kili ko para maging ganito siya. Okay, so parang low pressure area dito. Anyway, ayun. So, without further ado, let's get started. Okay, so the first thing that I want to say before I continue this video, yung mga gagamitin ko po dito, hindi ibig sabihin na gumana siya sa akin, igagana na rin po siya sa inyo. Ang purpose po lang video nito para lang ipaalam sa inyo yung mga possibilities, yung mga pwede nyong gamitin, and yung mga pwede nyong itry na na-test ko na, and ako po kasi, I don't recommend na mga gamit na hindi ko pa na-try o hindi okay sa akin. So, lahat na sabihin ko dito, safe siya. So, yes, let's hop right into it! Okay, so the first product that I put here is this one. It's the Gluta with Kojic Plus. Ayan, basa-basa pa siya. Kasi galing siya sa banyo. Okay. Yung whitening system with Kojic Plus shower gel. Shower salt scrub. So, ayan. First things first, you have to exfoliate your leki-leki para matanggal ang libag, ang sumpa, ang baho, ang dumi, at kung ano-ano pang meron sa kili-kili nyo. Pero take note, huwag kayo masyadong ma-excite at huwag yun namang i-rub siya ng sobrang diin kasi manipis din yung balat sa kili-kili natin. So, ang tendency, baka magsugat siya and mas mangingitim yung kili-kili nyo pag ganun. Ginagamit ko lang to siguro thrice a week para lang ma-exfoliate yung kili-kili ko. Nabasa ko kasi dati, parang may napanood din ako na parang lahat kasi tayo, nakafocus lang tayo sa mukha, sa skin. And di natin naiisip na yung kili-kili natin is delicate lang din as our skin sa face. So, kailangan din natin siyang ingatan. Kaya ako, ever since, kung anong ginagawa ko sa mukha ko, nilalagay ko rin sa kili-kili ko. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, yun yung gumagana sa akin. Hindi ko sinasabi na gawin nyo or gayahin nyo. Pero ayun, yes, tama yung sinabi ko sa inyo. Kung anong ginagawa ko sa mukha ko, yun yung nilalagay ko sa kili-kili ko. Siyempre, may mga separate ako for that. Hindi ko naman pag-pinayad sa kili-kili ko rin sa mukha ko, di ba? Anyway, so ayun nga. The first thing that I do is I exfoliate my leki-leki with this. And kapag tapos na akong magbanlaw, fresh na, magpapatuyo ako. Ang next kong ilalagay is this one from Nature Republic. It's the Soothing and Moisturizing Aloe Vera Gel. So, ayan. Kasi naniniwala ako na after natin mag-exfoliate sa kili-kili natin, parang sa face natin kapag nagsascrub tayo, kailangan din natin silang i-moisturize. Siyempre, nadadry sila, ganyan. Yun yung tendency na pag nag-dry siya, mas, ang tawag doon? Mangingitim siya kasi hindi siya naaalagaan, but something like that. So, I see to it that every day after I take a bath, naglalagay talaga ako ng moisturizing gel sa aking kili-kili. Oo, hindi siya comfortable, so ginagawa ko siya kapag gabi lang. Kasi syempre, pag umaga, girl, ang hassle naman. May iba ko nilalagay pag umaga. So, kapag gabi, ito yung nilalagay ko sa kili-kili ko. Pag morning naman, what I use is this day cream. This is from the Glow Skincare Set. If you want to buy, I'll just put the links down below kung saan nyo sila mabibili. So, this day cream is, it looks like this. Ayan, paubos na. Slide ko siyang ginagamit. Ayan, white lang siya. Itong day cream na to, para talaga to sa mukha, mga sis. Sa set kasi na the Glow Skincare Set, meron doon toner, kojic soap, night cream, day cream, total moisturizer, and ito yung day cream. So, gaya ng sabi ko, yung nilalagay ko sa mukha ko, nilalagay ko rin sa kili-kili ko. So, kapag prep ko ng skin ko sa gabi, nilalagyan ko rin ng day cream yung aking kili-kili. Para, itong day cream kasi na to, ang nagagawa niya sa face is napapasmoothen niya yung face. So, kung mapapansin nyo, medyo okay na yung aking mukha. Wala na siyang masyadong tigidig-tigidig, ganyan.
Ayan, smooth na siya and konti na lang yung aking pores. Thanks to this day cream. Okay, so naisip ko, what if kaya ilagay ko rin siya sa kilikili ko para mawala yung mga bumps, yung mga chicken skin. So, I've been doing this for the past 4 months, 4 to 5 months. And girl, you will not believe how my kilikili is so makinis right now. Okay, so papakita ko na yung kilikili ko. Wait lang, nag-iipon lang ako ng lakas ng loob, di ba? So, yan, nag-day cream ako. And to those na nagtatanong sa akin kung nagde-deodorant ba ako o hindi, yung mga close friends ko, alam nila na hindi talaga ako nagde-deodorant. Di ba, pag tumanda ka, may mga bagay na kailangan mong gawin. Like lang mag-shave, mga ganon. Akala ko, pag tumanda ka, required ka. Oo, girl, required ka mag-deodorant. So, parang this one time, mga, alam to ano ba, mga 12, ganyan. Nakita ko yung Rexona doon sa CR namin. So, tinry ko. Tapos, nagalit yung mami ko. Sabi niya, kapag hindi naman kailangan, huwag mo nang gawa ng kung ano-ano. Kasi baka may tumubo or baka magka-body odor ka or something. So, sabi niya, gusto ba maging ito yung mga itsura ng kilikili mo? Nagpakita siya ng mga pangit na picture sa internet. So, parang natakot ako, girl. So, naami-ami ko yung kilikili ko. Parang nakukonscious ako. Ganyan na pag-PE. And luckily, I'm so thankful talaga. Wala siyang amoy. And pawisin akong person, pero hindi na mamawis yung kilikili ko ng malala. So yun, thankful ako. So hindi na ako gumamit ng deodorant ever. Gumamit na lang ulit ako ng deodorant nung nagkaroon na ako ng rehearsal sa theater na nagpe-play na ako. I think that's first year college. Ginagamit ko is yung Dove na kulay white or minsan yung kulay blue. Pero hindi ako gumamit ng roll-on kasi feeling ko nag-iiwan siya ng residue sa kilikili na nagkukos na mag-clog yung pores and nagkukos na mangitim siya. Kasi sabi dun sa isang article na nabasa ko, the more na nagalagay ng product sa kilikili na harmful, mga chemicals, may mga amoy, yun yung nagtitrigger para may mga umuong mga low pressure area and mga dark spots sa kilikili. So, iniwasan ko yun. And nagalagay lang ko deodorant talagang pag kailangan. Like pag PE, pag coffee, pag may shooting, and kapag yan, mag-hiking kami, ganyan, mga sporty events, ganyan. Pero on a regular day basis, kung may mga meeting lang ako, mga school, hindi na ako nagalagay ng deodorant kasi, ayun nga, the lesser na ilagay niyo sa kilikili niyo, the higher chance na hindi kayo magkakaroon ng mga emerald dyan kung hindi niyo siya papakailaman. Girl, ang ingat. Piyatay ko kasi electric fan kasi maingay. Anyway, ayun. So, yun lang yung nilalagay ko sa kilikili ko. And of course, nagpapawax ako once a month. So, dito rin, nalagay ko sa description box kung saan ako nagpapawax. Sa brow lounge, sa SM North Annex. Yun, sa ground floor, doon ako nagpapawax. Ano pa ba? Ayun lang. Yun lang yung kailangan yung malaman about kilikili and sa kilikili ko. So, ready na ba kayo makita aking kilikili? Siyempre, hindi ko ito papahabain kasi yun lang naman talaga nilalagay ko sa kilikili ko. So, eto na siya. Wait, pupunasan ko muna kasi, oh my God, so nakakahiya. Actually, yung talagang itong video na to eh. Pero, ang dami talaga nagko-comment. So, sabi ko kasi, lahat na magko-comment, like, magre-request ng video, gagawan ko ng video. So, okay. This is it? Okay, so okay, mag-expect mga sobrang puting kilikili. Okay? So, okay. Woo! Okay. So, ito po ang aking kilikili. Yes! Ayan po siya. Ayan, kung yung nakikita. Ayan po siya. Ayan. Hindi siya sobrang perfect, pero pwede na, di ba? Mas puti siya kesa sa aking braso dahil nag-beach kami. So, ayan. Mas puti yung kilikili ko. Kasi, syempre, di siya naaarawan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Yung napasok ako nung rod, yung nagkukulot ako dun sa 5 steps on how to beach waves, manood kayo. Kung di pa kayo nakakanood nun, nasa description box din yung link. So, ayan. Kaya lagi pa magkukulot kayo, kailangan naka-long sleeves. Anyway, ayan. So, like what I said earlier, hindi porket gumana sa akin yun, gagayahin nyo na rin. Experiment kayo kung ano yung works best for you. But, kung wala naman, lalo sa mga teenagers dyan, sa mga batang nanonood, kung wala naman problema yung kilikili nyo, huwag nyo nang galawin. Kasi, yun lang, magkukos lang siya na talagang parang, parang sa mukha, di ba, pag marami kinilalagay na product, na-irritate, nagkaka-pimple, parang ganun din. So, ayun, meron kayong mga comments, suggestions, and mga tanong. Mag-comment lang kayo down below kasi sinasagot ko lahat ng mga nagtatanong doon and mga nagko-comment. So, yeah! If you do like this video, please don't forget to press that thumbs up, to share, and to subscribe. See you!
this video pala is requested. Yes, girl. Hindi ko talaga ito gagawin kung walang mga nag-request. Pero okay, ang shout-out natin for today is kay Mica Palatan. Hi, Mica! Thank you for commenting down below. And ito na yung request mo na video. I hope you like it. Mwah!